yung idea na maggawa ng isang festival na nakafocus ang konsepto sa pamumuhay at kultura ng mga Chinese na nakatira sa Tayabas. Actually, matagal na itong gusto ng dating mayor, si Mayor Domte. So, noong 2008, meron siyang tinask na grupo para mag-research tungkol dun sa mga kultura, mga kung sino yung mga Chinese na naninira sa Tayabas. Eventually, noong 2009, pagkabat hindi ako tourism officer, pero sa akin pinamahala ang pagsasagawa ng lahat ng tourism-related activities dito sa Tayabas, nalipat sa akin yung proyekto. So, pinahawakan sa akin ni Mayor Silang yung proyekto para mabuo yung pagtatatag ng isang Chinese-inspired festival. So, immediately, nung mapabigay sa akin yung project, nagbuo ako ng team, may mga research team, tapos yung mga writers. And then, ang isang nagbigay ng malaking tulong ay yung research na ginawa namin sa Kaisa Foundation, dun sa Bahay Chinoy, na pinamamahalaan ng Chinese organization sa pamumuno ni Teresita Ang Si. So, doon kami nagsagawa ng mga research at si Mr. Tan, nalimutan ko yung first name, pero si Mr. Tan yung isang malaking tulong dahil siya yung nag-guide sa amin para malocate yung mga publication na may kinalaman sa mga Chinese na nandirito sa Tayabas. And during the research, doon namin nalaman na meron palang 5 families na directly from Amoy, China na directly mag-migrate dito sa Tayabas. Yung Amoy, ang nakatatak doon sa pinakita sa aming parang passport ay port of origin. So ang sinakyan nila papunta dito ay by sea, no? Kasi may tatak ng port of Amoy. Yun yung origin ng mga pamilyang dumiretso dito sa Tayabas na namuhay, no? Nakipamuhay sa mga Tayabasin, at ang naging trabaho nila ay mga magsasaka, according to history, ay sa may parting Masin, no? So yung 5 pamilyang yon may mga descendants. So na-locate namin, nakilala namin, ito yung mga pamilya ni na Ipe Isya, pamilya ni na Kadoro, si Aling Dori, yung may tindahan sa may paling kinabilihan ng mga conchitis, botones, sinulid. Yung may-ari ng Glamour, sila Aling Kunching, na-locate namin si Nanay Mary, si Nanay Maria. Yung pamilya ni na Dr. Xia, no? So, sila yung mga descendants ng mga first 5 families na Chinese na directly migrated to Tayabas from Amoy, China as their port of origin. So yun. So yung research team ay inilocate yung lahat ng pamilyang Chinese dito sa Tayabas, at nalaman namin na almost 50 lang pala yung mga Chinese families na nandito sa Tayabas. At doon sa 50 na yon, ang daming nag-migrate na sa kung saan-saan lugar. So isa sa mga naging objective ng festival ay makauwi dito sa Tayabas yung mga Chinese families na originally ay settled dito sa atin. So ayun, ang ginawa ng research team, hinanap yung mga pamilya ng Chinese, nang hiram ng mga memorabilia sa kanila, like yung mga litrato, mga gamitan na ginagamit nila, na yun naman yung i-display dun sa museum. Ngayon, nanghingi tayo ng tulong doon sa mga eksperto sa pagsasagawa ng mga exhibits and displays. Doon natin hiningi ang assistance ni Dr. Ana Labrador, na by that time, if I'm not mistaken, ay connected sa Ateneo de Manila at saka sa UP bago siya nalipat sa National Museum. So ayun, nagsagawa ng exhibit, at para mas maging authentic at very Chinese yung location, kinausap natin yung mga may-ari ng Tongho, yung Tayabas Tongho, Tayabas San Yat-sin School, at pumayag naman. So nag-allocate ng budget para ma-repair, mapinturahan, malinis yung building, at yun yung naging main venue noong unang Tai Chunay Festival noong 2009. So naging bisita natin dito si Ma'am Teresita Ang Si, at ang unang matandang Chinese na inimbitahan natin magsalita doon
ay, kung hindi ako nagkakamali, ay yung kapatid ni Kaepe siya, yung may-ari ng Supreme, no? Yung boss na Supreme. Mga ganon yung naging unang gawain dun sa unang Thai Chunoy Festival. Ang nakakatuwa nito, if I naaalala ko noong 2009, ilang linggo na lang, magcha-Chinese New Year na. So, kailangan naming makompleto. Buo na yung konsepto, nakalatag na ang mga activities, pero wala kaming title. Hindi namin alam kung ano itatawag sa festival. So, brainstorming, hanggang sa dun lumabas yung salitang Thai Chinoy. Nang ibig sabihin ay Tayabasing Chinoy. So very exclusive sa Tayabas. Talagang nakafocus na sinasabi na yung binibigyan natin ng honor yung mga Chinese or Thai Chinoy or Chinoy na Tayabasing. Kaya Thai Chinoy. So doon nabuo yung Thai Chinoy Festival. At well, 2000 na nagsimula, so 13 years nang nag-exist yung festival. And siyempre, sa evolution, may mga nadadagdag na iba't ibang activity. Pero isa sa pinakamagandang activity na natatandaan ko noon, nagsasagawa kami nung kubol, Chinese kubol. Ito yung Chinese tutorial. Nag-iimbita tayo ng mga Chinese teachers na nagtuturo ng mga basic language ng Chinese. Ito yung mga ni hao ma, yung mga salitang gano'n na itinuturo sa mga bata. Ginagawa natin, kada school ay nag-iimbita tayo ng mga estudyante, tapos uma-attend sila ng tutorial lesson. So, sana over the years, kung kakayanin, ay huwag sanang mawala sa feature noong Thai Chunoy Festival yung pag-feature ng mga matatandang Chinese. Kasi yung first 5 families who migrated directly to Tayabas ay malaki ang utang na loob natin dahil isa sila sa mga nagbigay hugis sa ekonomiya ng Tayabas. Sila yung mga nagbigay ng inspirasyon sa ating mga locals kung paano maging mahusay at masinop sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya binibigyan natin sila ng pagkilala. So, subulit, huwag natin kakalimutan na yung Thai Chunoy Festival ay isang pagbibigay pugay doon sa mga Tayabasing Chinoy na tumulong para magkaroon ng hitsura ang ekonomiya ng lungsod ng Tayabas.